Welcome back mga katropa sa panibago naman po nating video. So ang tanong po ngayon ay pwede bang gawing second router si PLDT Home Prepaid WiFi Router? So ang sagot ko po dyan mga katropa ay pwedeng pwede. Paano naman? Yan po yung gagawin natin at pag-uusapan natin in this video. So to start with mga katropa, meron po tayong mga importanteng bagay na dapat malaman before adding a second router. Number 1, dapat po natin alamin ang IP address ng ating main router. Number 2, dapat din po natin alamin ang IP address ng ating second router, especially yung 3rd at 4th octets. More on that later. Number 3, yung device gateway po natin mga katropa ay dapat yung IP po ng ating main router. Number 4 ay dapat i-check po natin yung reliability at availability ng LAN ports ng ating main router. At syempre, hindi po mawawala katropa yung LAN cable or UTP cable or Ethernet cable, tinatawag din itong patch cable. So, ito po siya mga katropa. Yan. So, dahil ito po yung gagamitin natin to connect our second router, which in this case ay ito po yung PLDT Home Prepaid WiFi router, to our main router. So what if kung wala po kayong UTP cable mga katropa? Pwede po kayong bumili online. Pwede din po kayong bumili sa computer store. Mas mainam sa computer store na lang po kayo bibili. Then, suka, ang gagawin nyo lang ay sukatin nyo lang po yung distance between your main router at ng second router. Which in this case, itong PLDT Home Prepaid WiFi router. So after that mga katropa, sabihin nyo lang, bibili po kayo ng UTP cable. Recommended ko mga katropa, Cat 6E or Cat 6. So kung wala po, Cat 5E ay okay naman. Cat 5 ay okay lang din. Pero mas maganda talaga kung Cat 6. So after that mga katropa, bumili na lang po kayo ng 8P8C. And then, pakirequest na lang po sa technician nila na i-crimp. Kung marunong po kayo mag-crimp, i-crimp nyo lang po on both ends. Straight through lang po yung crimping. Ngayon mga katropa, alamin na po natin yung IP address ng ating main router at ng ating second router. To do that mga katropa, connect lang po natin yung ating PC using LAN cable sa ating main router. Then sa keyboard po natin, press lang po natin yung Windows logo plus R for the run command. And then sa run command po, type po natin yung CMD. Click OK or hit enter. And then sa command prompt po, type po natin yung IP config and then hit enter. Yung default gateway, yan po yung IP address ng ating main router. So, how about naman po sa ating second router or sa ating PLDT Home Prepaid WiFi IP address? Madali lang po kunin mga katropa ang IP address ng ating PLDT Home Prepaid WiFi router. Dahil makikita po natin yan sa ilalim po ng mismong router. So, makikita po ninyo yung IP. Yan po yung IP address ng ating PLDT Home Prepaid WiFi router. So ngayon mga katropa, alam nyo na po yung IP address ng yung main router at ng second router. So explain ko lang po ng konti itong 3rd at 4th octets ng IP address po ng ating routers. So mga prepaid routers po mga katropa, yung 3rd at 4th octets lang po ang pwede po nating palitan. So we don't have the liberty to change the 1st and 2nd octets. Which is, in the first place mga katropa, ay unnecessary naman. Ang ISP gateway po natin ay gumagamit po ng 192.168 as first and second octets. Which is classified as Class C IP address. Nagkakaiba lang talaga sila mga katropa sa 3rd at 4th octets. So take for example, ang PLDT ay gumagamit po ng 192.168. Yung 3rd at 4th ay .1.1. Yung globe naman po ay gumagamit ng same lang din ng 1st and 2nd octets, which is 192.168. Pero yung 3rd at 4th niya po ay 254.254. Dati, yung may bayantal pa, ay naalala ko 192.168 din ang gamit. Pero yung 3rd at 4th ay 0.1. With this knowledge mga katropa, when configuring our second router, kailangan pa natin itong i-align sa ating main router's 3rd octets para nasa same subnet lang po sila for easy network and device management. At yung 4th octets naman po ng ating second router ay kailangan iba po sa ating
main router to avoid IP conflicts. Now it's about time na po mga katropa to configure our PLDT Home Prepaid WiFi router as second router. Ang gagawin lang po natin mga katropa, connect lang po natin yung PC natin using LAN cable sa ating PLDT Home Prepaid WiFi router. Siguraduhin mo lang katropa na naka-on po yung LED light ng LAN para sigurado po tayo na connected po yung PC natin sa ating PLDT Home Prepaid WiFi router. After that, open po tayo ng web browser. Sa web address bar, type po natin yung default IP address ng ating PLDT Home Prepaid WiFi router, which is 192.168.1.1. Then, wala po tayong username, kundi password lang. So, type po natin dito yung default PLDT Home. So, meron pong initial login mga katropa. So, we need talaga to change the password ng ating admin at ng WiFi password ng ating PLDT Home Prepaid WiFi router. So, make sure lang po na 8 characters po yung gamit nating password. Merong alphanumeric symbols, uppercase at lowercase. So, in this example mga katropa, gamit ko po ay exclamation mark, at sign, hashtag 1234 for the numbers, and then capitals. Uppercase po yung C para ma-accept niyo po yung password natin. Actually, you can use this as well mga katropa. And click nyo lang po yung save. Then you will be redirected to the login page again. So, type na po natin dito, hindi na yung default, kundi yung pinalit nating password. Yung may capitals, di ba? Then sign in po tayo, and then skip lang po natin yan. To change the IP ng ating PLDT Home Prepaid WiFi router, pwede po tayo click yun, or manually go to the home network tab. So, as you can see, mga katapa, yung third at fourth octets lang talagang pwede nating palitan. So, dito, hindi na po natin palitan yung third kasi naka-align na po siya sa ating main router, which is 1. So, yung fourth octets lang po to avoid IP conflicts. So, to change that mga katropa, kailangan hindi po siya sakop sa range ng ating PLDT Home Prepaid WiFi router DHCP, which is 100 up to 249. So, dapat 99 pababa at 250 pat hanggang sa 254. So, dahil magkaka-error po tayo ng format error kapag nasa range ang ating nilagay. So, tulad dito, 100 nilagay ko. So, nagka-error siya. So, gawin ko ay gawin ko po siyang 99. Then, disable lang po natin yung DHCP and click save. So, mayroon pong prompt message na mag-reboot po yung ating PLDT Home Prepaid WiFi router. Hintayin po natin mapatay ang lahat ng ilaw at iilaw ulit at ng mga ilaw sa ating PLDT Home Prepaid WiFi router. Para nakompleto na po yung reboot. So as you can see mga katropa, yung ating sa web address bar po natin is .1, while sa ating IP address na nabago is 99. So kung you can log out, kung hindi po kayo makapag-log out, you can refresh. Kapag hindi pa rin, you can manually type the 99. Kasi yan na po yung ating IP address ng PLDT Home Prepaid WiFi router. And you will be redirected to the login page. Okay na tayo. If phone po ang gamit ninyo mga katropa, don't worry. Here's how to do it. Ang gagawin nyo lang mga katropa, connect nyo lang pong phone ninyo sa WiFi ng ating PLDT Home Prepaid WiFi router. Here's how to do it mga katropa. Yung default WiFi name po ng PLDT Home Prepaid WiFi router ay itong PLDT underscore home underscore C80BB. So type lang po natin yung default password na PLDT home. Then, connect po tayo. Once na connected na po tayo mga katropa, open lang po tayo ng web browser. So, in my case, Google Chrome po yung favorite browser ko. Then, sa web address bar, type po natin yung default IP address ng PLDT Home Prepaid WiFi router, which is 192.168.1.1. Then, click OK. Then, password lang po yung makikita natin mga katropa dahil walang username. So, default niya po is PLDT Home then. Sign in po tayo. So, meron pong initial login. So, we need talaga to change the password ng ating admin at ng WiFi password. So, siguraduhin nyo lang mga katropa na alphanumeric, 8 characters, uppercase, lowercase, with symbols. So, in this example mga katropa, gagamitin ko po ay exclamation mark, at sign, hashtag, 1234 for the numbers, capitals, uppercase po yung C. So after that mga katropa, click nyo lang po yung save. So nangyayari kasi nag-file po tayo ng password, syempre na-disconnect po tayo sa WiFi. So as you can see, wala nang WiFi icon.
So, ang gagawin pa natin, syempre, if forget po natin, mga katropa, yung ating PLDT Home. C80BP na SSID. Then, login tayo ulit. Retype po natin yung password. To make sure, mga katropa, sa advance lang po tayo. Click na lang po yung advance para sure na makakonnect po tayo. Then, yung DHCP, palitan po natin yung static. Then, sa IP address, type po natin yung 192.168.1.1.200 po for this example. Then, yung default gateway as .1.1, leave it as is. So, sa DNS po tayo, 8.8, 4.8 po yung gagamitin natin. Next. So, try po natin. So, connected na po tayo ulit. So, open po tayo ng web browser. Then type po natin ito yung pinalit natin password. So hindi na po default. Yung personalized password na po natin. Keep lang po natin yan and ipupunta po tayo sa home network. So as you can see mga katropa, yung third at fourth octets lang pwede natin palitan. So yung third hindi na po natin palitan na yan dahil kasi naka-align na po sa ating main router which is also 1. So palitan lang po natin is yung fourth octets to avoid IP conflicts. And make sure mga katropa na hindi po sa range ng DHCP na ating PLDT Home Prepaid WiFi router ang ipalit po ninyo. So, kasi magkaka-format error po tayo. So, dapat below 100, 99 up to 2, and then 250 up to 254. So, in my case, ang gagamitin ko po ay 99. And then, disable na lang po natin yung DHCP. Click save lang po tayo. Then, mayroon pong prompt message na magre-reboot daw po yung ating PLDT Home Prepaid WiFi router. Hintayin lang po natin mapatay lahat ng ilaw at babalik ang lahat ng ilaw. Ibig sabihin, na-reboot na po yung ating PLDT Home Prepaid WiFi router. So, after that mga katropa, pwede ninyo pong gamitin yung bagong IP address which is 192.168.1.99. And that's it mga katropa. Napalitan na po natin yung IP address ng ating PLDT Home Prepaid WiFi router. At ngayon mga katropa, pwede na po natin ikabit yung ating PLDT Home Prepaid WiFi router sa ating main router. And from our PLDT Home Prepaid WiFi router, pwede po tayo magkakabit ng isang PC or wired device kasi dalawa po ang kanyang LAN ports. Isa po sa main router po natin at isa sa ating PC. And of course, pwede din po tayo magkakonnect ng mga wireless devices. So, ang gagawin ko po ngayon mga katropa ay tatanggalin ko po yung SIM card ng ating PLDT Home Prepaid WiFi router. Para makita po niyo mga katropa na wala talaga siyang data connections. Ito po yung kanyang SIM. So, as you can see mga katropa, naka-red po yan. So, wala din tayong signal. So, wala talagang data connection. So, ang gagawin po natin, ikakabit ko po itong isang LAN cable. This is from my main router. Ikakabit ko po dito sa ating PLDT Home Prepaid WiFi router. So make sure mga katropahan na naka-lights po yung LED light ng LAN para connected po siya sa ating main router. So ngayon mga katropa, i-try po natin i-connect yung ating phone sa ating PLDT Home Prepaid WiFi router's WiFi. Shout out! Ito pala sa tropa natin si Carlito and Sally. Of course, si Junior Caloy. At syempre, si Von Arnold Tanis.